Hello guys! Another reaction video tayo tungkol sa Yamashita treasure na brino-broadcast ni Maharlika sa Boldyak TV. Ito po ay reaction video ko lang under fair use. Panoorin natin at syempre ang aking reaction ay maganda po ang balita na to kasi dahil hindi po natin alam ang mga nangyayari sa Pilipinas pang dagdag kaalaman. So pakinggan natin guys at saka syempre huwag nyo kakalimutan magsuporta po kayo kay Boldyak TV, kay Maharlika, magsubscribe kayo sa kanya kasi malayo tayo sa Pilipinas, at least may alam tayo na kahit papaano galing kay Maharlika. So magpapasalamat tayo kay Maharlika ng todo-todo sa Boldyak TV. So pakinggan natin guys, basta ang reaction ko eh talagang kahanga-hanga, matapang na babae at talagang mahal na mahal ang Pilipinas, at dahil sa kanya marami tayong natututunan. So pakinggan po natin. Otorsado ng ating gobyerno. So kung meron man na hukay na ginto, 'di ba? Eh ang gobyerno ang makikinabang, at kung ano man yung mga expenses, kung sino man ang hinire ninyo, 'di ba, na maghukay doon, ibabayaran, mga ganung yung nakalagay sa batas eh. So kung totoo na sinabi ni Bantag, eh kung totoo, eh pareho kayo talagang dapat imbestigahan, hindi lang si Bantag. Kasi tinolerate mo siya eh. Wow! Totoo nga naman. Pero alam mo, yung Yamashita treasure na yan noong pang ano, kanunununuan, ang istorya na yan ay noong pa sa lola ko, hindi ko akalain hanggang ngayon buhay na buhay yung story na yan. Oh my goodness. Guys, huwag niyo kakalimutan, suportahan niyo si Maharlika sa Boldyak TV ha, mag-subscribe kayo at syempre ibahagi niyo po ang video na to. Okay? Maraming salamat. Nagre-react tayo dito sa mga binibitawang statement ng DOJ. Ngayon, ano pa ba sinasabi dito sa batas? Alright, after making the above deductions, the remainder shall be divided equally between the government and the permittee finder. So kung may nahukay si General Bantag o kung sino man yung kanyang ahensya na kinausap, kumbaga kung legal, okay? We're talking about kung legal po ang naging transaksyon. Kung totoo na maghukay sila, syempre may share, di ba? Kung sino man ang naghukay doon. Pero kasi there's no such thing. So ibig sabihin, hanggang bunganga mo lang, Mr. DOJ, na gusto mong idiin ng bonggang-bongga si Bantag na siya ay naghukay ng yaman, pero hindi mo inalintana na you as a DOJ or as a secretary, you failed the Filipino people and you must go. So guys, panoorin nyo ng buong buo itong video na to. Interesting. Alam mo yung mga usapin na ganito, hindi natin to alam kasi hindi naman binabalita sa mainstream media. So continue supporting kay Maharlika dahil isa siyang vlogger ng Unit Team na talagang may mga wisdom, at hindi lang wisdom, mga katuturan na mga sinasabi niya. Humahanga ako sa babaeng ito guys, matapang at saka talagang may homework siya at ipinapaalam sa atin mga Pilipino na nasa ibang bansa para malaman natin at masundan kung ano nga ang mga nangyayari sa Pilipinas, dahil syempre sa bandang huli uuwi pa rin tayo sa Pilipinas at syempre Pilipino tayo. So anyway, magpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nanonood dito at nagsusubaybay, at syempre wag na wag niyong kakalimutan na panoorin niyo po si Maharlika sa Boldyak TV. Maraming salamat po. Mag-iwan po kayo ng reaction kung ano sa palagay niyo yung tungkol sa Yamashita treasure, kasi ang tagal ng usapin yan. Naku, kung totoo yan, mayaman ang Pilipinas, ano? So anyway, thank you po. Maraming salamat.